Mga kapuso, balikan natin ang sitwasyon sa Cotabato City kung saan nakapagtala po ng mga pagsabog. Nandun ang ating kapusong si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Emil. Kasususpindi pa lang kagabi ng canvassing ng mga election returns sa Cotabato City nang mabulabog ng isa pang pagsabog ang isang bahagi ng lungsod. Agad rumesponde ang Task Force Cotabato sa likod ng Cotabato City Hall at may nagpasabog daw kasi ng M203 grenade pasado alas 10 ng gabi. Wala raw nakasaksi kung sino. Noong bespiras pa lang ng eleksyon, araw ng Linggo, nang magkaroon din ng kambal na pagsabog sa parehong lugar at parehong oras. Pero kung noong Linggo, sa labas ng pakod ng City Hall nangyari ang pagsabog kagabi ay sa loob na ng complex ng impact. Wala namang nasaktan sa dalawang insidente. Samantala, nagpatuloy ang canvassing ngayong araw at bagong muling mag-recess ng board bandang alas 2 kanina nga o ngayong hapon ay tatlong cluster tracing. So humigit kumulang 3,000 boto na lamang daw ang hindi pa natatransmit. Humigit kumulang 13,000 votes na ang lamang ni re-electionist Mayor Cynthia Gianni Sayadi sa kanyang mga katunggali. Alas 7 ngayong gabi ay magre-resume ang canvassing at posible raw na ngayong gabi rin ay iproklama na ang mga nanalo sa local election. Yan ang latest mula dito sa Cotabato City. Balik sa iyo, Emil. Cedric, please, ano ang nakikita ng mga kinauukulan sa mga nangyayaring pagsabog na yan bago at habang isinasagawa ang bilangan? Well, sa ngayon, Emil, ang sinasabi ng Cotabato City Police is hindi nila mailink sa eleksyon itong pagsabog noong Linggo at yung pagsabog kagabi. Kumbaga, para sa kanila, ito ay hindi pa ma-establish kung ito ay related o election-related na incident. Ano, unang-una, sinasabi kasi nila, wala naman daw, wow, walang nasaktan sa kabutihang palad at hindi pa rin ma-establish kung ano yung motibo nung pagpapasabog. Posible raw na baka ito ay panggugulo lamang pero yun nga ay iniimbestigahan pa lamang sa ngayon. At may dagdag natin ni Mel, ang sinasabi nila is mukhang wala talaga daw intensyon. Kung sino man itong may pakanan ito, wala raw intensyon na malakit o kaya naman ay manira ng property dahil itong City Hall daw ay napakalaking istruktura. So kung talagang intensyon na makasira ng property, dapat daw ay yun ang pinatamaan. Pero ang nangyari nga is pumatak yung M203 grenade doon lamang makalampas sa bakod ng complex ng Cotabato City Hall, Emil. Cedric, para sa mga kababayan nating sumusubaybay ng bilangan dyan sa Cotabato City, ito bang mga nangyayari, mga pagsabog na ito nakakahamper o nagkakaroon ba ng naglilikha ba ito ng problema para tumagal ang bilangan dyan sa iyong lugar na kinilalagyan? Wala tayong nakikitang, Emil, na epekto doon sa bilangan. In fact, yung pagsabog noong Linggo ay hindi naka-apekto doon sa botohan kahapon. At yung pagsabog naman kagabi ay bagaman nangyari after i-suspend yung canvassing kagabi na wala rin namang kinalaman doon sa pagsabog. Yung canvassing ay nagpatuloy ngayong umaga at masasabi natin na hindi ito apektado nung ikalawang insidente ng pagsabog dito sa Cotabato City, Emil. Mula sa Cotabato City, maraming salamat, Cedric Castillo.